Part 2. Common mistakes in accounting importation. Okay, ah. Yung part 1 na discuss ko sa inyo, available ho yan sa taxpayer Facebook sa mga hindi pa po nakapag-view o nakapag-watch nun. Ito po yung part 2. Pag-uusapan natin, ano ho ba talaga ang tamang entry pag nag-i-import ka? So, umpisahan natin sa tax bookkeeping. Gumagawa ka ng books of accounts at for the record, iisang ahensya lang po ng gobyerno ang inatasan ng batas na magkaroon at mag-register ng books of accounts. BIR lang po. Hindi po SEC, hindi po Department of Finance, hindi local government unit, hindi PESA. BIR, Bureau of Internal Revenue. So, ang tawag po doon ay tax bookkeeping. Nilalagyan mo ng tax aspect yung books of accounts mo. Tax bookkeeping. Compliance with the books of accounts registered with the BIR is compliance with the tax code. Compliance with the tax code. Oh, disclaimer muna. Okay? Pag nagta-tax bookkeeping kayo, mga kaibigan, ine-extinguish po ninyo yung obligation nyo. So, ang obligation po, ine-extinguish one at a time. Ulitin ko, ine-extinguish po ang obligation one at a time. Obligation is derived from law. Okay? Obligation is derived from law. So, anong law yung pinag-uusapan natin? Tax code. At ang obligation daw ay dapat i-comply mo one action at a time. Hindi pwede mo pagsabayin yung isang action sa isang minuto. For example, pwede ka bang tumakbo habang nakahiga? Di ba hindi? Tatayo ko muna sa pagkakahiga mo bago ka tumakbo. So, dalawang actions po yung na-accomplish mo. Yung pagtayo sa pagkakahiga at pagtakbo. Di ba? So, ganun din po ang batas natin. Sa tax code, pag nagbubukip po tayo, may tatlo po tayong action na dapat gawin. Action na nire-require ho ng value added tax, mapapansin nyo rito, may VT, oops, ayan po, mapapansin nyo rito, mayroon pong VT, at dito mo naman ay WT o withholding tax, at dito ay T. Tatlong klase ho ng batas yan. Value added tax law, withholding tax law, at income tax law. So, hindi nyo po pwedeng pagsabay-sabayin yung pag-extinguish nyo ng obligation nyo sa VAT, withholding tax, at saka income tax. Kasi po, iba-iba po silang batas. Kung iba-iba silang batas, iba-iba ho ang kanilang lingwahe. Kung iba-iba ho ang kanilang lingwahe, iba-iba ho ang ginagamit nilang terminology. Kaya, ang tax bookkeeping po ay nahati po sa tatlo. Value-added tax bookkeeping, withholding tax bookkeeping, at income tax bookkeeping. Sa lecture ko pong ito, ang pag-aaralan po natin ay yung tungkol po sa value-added tax bookkeeping na related po sa importation. Dito po, napakadami. Sa tagal ko na pong pagpa-practice sa loob ng 30 taon, napakaraming accountants na lumapit sa akin at nagpapasalamat dahil naturuan ko sila ng tama. Hindi na po sila na letter of authority. Bumaba po yung binayaran nilang tax. So, ito po yung dapat ninyong malaman, ha, pag kayo po ay nagta-tax bookkeeping. Ito po ang tinatawag na process. Okay? Anong process yan, Mr. Maestro? Simple lang. Ito po yung source document. Ayan. Yung source document po ay, lalabas po ako rito. Okay? Yung source document po, ito po yung source document. Yung source document na pang sale ay pupunta po sa sale. Ito po yung sales. Subsidiary sales journal. Nasa section 113 po yan. Pag nag-purchase naman po kayo, yung source document pupunta po sa subsidiary
purchase journal. Okay? Section 113. Kung yung hindi sa purchase related at hindi rin sa sale, may ebidensya rin kayo na kailangan yung i-record sa general journal. Sabi po ng batas, yung entry po sa subsidiary sales journal at yung entry po sa subsidiary purchase journal ay dapat po na i-record nyo ay, o dumaan sa general journal. Ang general journal, dyan din po yung withholding tax. Okay, kaya po mapapansin po ninyo rito, ang ginagamit na entry sa value added tax para sa sale ay subsidiary sales journal, general journal sa withholding tax, at income tax ay general journal din. So after po nila na dumaan sa general journal, yung account na kailangan mong ilagay, kasi ito po lahat na ang tinatawag dyan ay original entry, kailangan po ninyong gawing final entry. Para maging final entry po, ay dadalhin nyo po yan sa general ledger. Ayan, kung mapapansin nyo, may kanya-kanyang kulay, ano po, kung saan po sila pupunta. At pagdating po sa general ledger, idederecho na po yan sa tax return or financial statement, kung anong po man yon. So ito po yung ano ba tawag dito? Flowchart po ng utak ng tax code. Ha? Yung utak ng tax code, ayan po, nasa flowchart. Ayan. Ngayon, tungkol ho sa importation yung pinag-uusapan natin. So kung importation po, meron po tayong recording pag nag-issue tayo ng letter of credit. Okay? At meron tayong recording pag yung produkto ay inilagay na sa barko, FOB, na pag-aralan natin yan. At pag dumating na sa Bureau of Customs, sa port na pinamahalaan ng Bureau of Customs, may entry po. Yun yung, pag-aaralan natin. Ano po? Pag-usapan po natin yung entry sa letter of credit. Pagdating po sa taxation, ito po yung entry. Pag nag-letter of credit ka, may receivable ka kasi lumabas yung pera mo eh. Kanino mo receivable to? Sa inyo pong supplier sa abroad, yung pinagbentahan nyo. Kung yun ay galing sa pera mo, eh kung inutang mo sa banko yung perang pinambayad mo, ito po yung magiging entry ninyo. Kung yung pera diretso na utang, diniretsohunin nyo doon sa inyong supplier sa abroad, diretso rin po yung entry. Loan at receivables po. Ngayon, pag ikinarga na po yung produkto ninyo sa barko, diba? Yung nakita po ninyo rito, kinarga na po sa barko yung produkto ninyo. Ayan po. Kinarga po sa barko yung produkto ninyo. Meron po tayong entry din po dyan. Ito po. Ha? But exempt credit receivable. Magtataka kayo, nasaan yung purchases? Wala na sa taxation po, yung purchases po, final entry yan. So doon muna tayo sa original entry. So VAT exempt po ang entrada po doon pagdating sa tax. Siyempre, kay credit niyo yung receivable. Pag nagbayad naman po kayo sa Bureau of Customs, ang binayaran niyo sa Bureau of Customs, katulad na napag-usapan natin, dalawa, yung pong VAT input at ho yung binayad yung VAT, hindi ho VAT, kundi yung Bureau of Customs, Custom Duties and Taxes. Pag yung binayaran po ninyong VAT input, eh kasi naman po yung binababayaran yung VAT input, eh makikredit nyo sa pagbabayad nyo ng value added tax, ito po yung ating ginamit na entry, VAT input, clearly. At yung binayad nyo po sa Custom Duties and Taxes, i-debit nyo po yung VAT exempt. Kasi wala pong tax yun, VAT exempt. And of course, naglabas kayo ng pera, cash. Ang tinuro ko po sa araw na to ay value added tax accounting. Next time, ituturo ko po sa inyo yung withholding tax accounting at income tax accounting. Okay? At inaanyayahan ko po kayo na umattend
sa ating home base negosyo, making money out of nothing at all. Bibigyan ko kayo, pahihiramin ho kayo ng computerized books of accounts. Kasi po, pag may computerized books of accounts kayo, may iwasan na po ninyo yung tax mapping sa no entry books of accounts. Aba, 50,000 ang masesave po ninyo dyan. Yun po yung penalty na ini-impose nila ngayon. Ano po? So, kontakin nyo lang po ako para makita-kita ho tayo. Malapit na po yung event natin. Sama po kayo, tutulungan ko po kayo. Maraming pong salamat.